Magandang araw mga kaibigan. Ito nga pala yung bago kong system unit. So, bumili ako ng bago. At sinubukan kong gamitin yung G-Storm na case na generic. So, itong G-Storm na ito gusto ko kasi maliit lang siya, compact. Tapos naka-acrylic side panel siya. So, yan makikita nyo yung motherboard ko. Asus na A320M EX Gaming. So, siya yung malaking class ng Micro ATX. So, parang full board siya, 4 slot yung RAM, tapos saktong-sakto siya sa loob ng G-Storm. So, itong video to para lang sa G-Storm na to kasi baka may gustong bumili sa inyo at nagtatanong kung kasya yung ganitong klase ng board dito. So, hanggang Micro ATX na malaki lang siya, hindi siya pwede sa ATX. So, yan, makikita nyo yung cable management ko. So, meron akong nilagay na dalawang pan. Yung 120mm sa unahan, Coolmon with hub at saka remote. So meron din siyang 80mm fan sa likod. So yun, makikita nyo. Ang ginamit ko sa kanya ay Ryzen 5 3400G. Tapos yung likod niya, doon ko nilagay yung SSD at saka yung cable management. So yun, makikita nyo sa video na kung gano'ng kalaki yun. Yun nga palang ibabaw nung aking CPU ng aking case ay may damage. Ewan ko kung ang may kasalanan niyan ay yung manufacturer, yung seller or yung nag-deliver. Kasi sa Lazada ko to binili sa halaga 700 kasama na yung shipping fee. Natuwa lang ako kasi maliit siya, compact. So yan guys, nakikita niyo yung SSD ko. Dalawang slot yung pwedeng ilagay na SSD doon. Tsaka yung ito nga pala yung kanyang side panel, medyo malabo siya sa umpisa. Pero dahil mayroon pa siyang takip na plastic, so ito gagawin nyo, ipipil nyo lang yung plastic sa kanyang, sa labas at sa loob. Yung loob natanggal ko na sa video to, so yung labas na lang yung tatanggalin ko para makita nyo kung gaano siya ka-clear. So acrylic lang siya guys, clear lang, hindi siya tinted or something, basta clear. So ayan guys, makikita nyo, medyo mahirap lang tanggal kasi sobrang makapit nung plastic. Yun lang kagandaan sa kanya para safe yung unit, yung acrylic through shipment. So yan guys, kita nyo na, tinanggal ko yung kanyang plastic. So susubukan na naman natin itong paandarin after this. Pakita ko sa inyo ang itsura niya kapag siya ay buhay na. So yan, reading ko Ryzen 3400G yan. So yan guys, makikita nyo ang itsura niya nung buhay na siya. So ito, nasa loob yung dalawang 120mm pan. So hanga din ako dito sa Ryzen 3400G kasi nalalaro niya yung NBA 2K21 ng walang GPU at saka maganda talaga yung quality ng graphics niya. Nasa medium settings ata ako. So hopefully makatulong tong video to sa inyo. Salamat.